isalaysay mo sa amin ang buong pangyayari. Hindi ko naman hukukunin yung bata. Sinungaling! Sinungaling ka! Pinagkatiwalaan kita at itong gagawin mo sa akin! Sa lahat ng tao, itong pinagkatiwalaan ko! Heavy, di ba? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung papaano nga ba tumatakbo ang criminal procedure sa ating bansa. Mas madaling maunawaan ang criminal procedure sa ilalim ng ating justice system, tingnan ang flowchart na ito. Sa nakalipas nating video, sinabi natin na mayroong dalawang klase ng pag-aresto, yung mayroong warrant of arrest at yung wala. At dahil magkaiba ang dalawa, magkaiba rin ang hakbang sa pagproseso ng mga ito. Unahin natin yung warrantless arrest. Kung sa ganitong paraan ka na-aresto, ikaw ay i-inquest. Ito ang investigasyon ng isang prosecutor upang matukoy kung dapat nga bang manatili sa kustodiya ang naaresto. Kung lalagpas kasi sa mga nakatakdang oras, mananagot ang detaining officer sa Article 125 ng Revised Penal Code. Base sa mga detaling nakuha mula sa inquest, dito na magkakaroon ng rekomendasyon o resolution ang prosecutor kung maghahain nga ba ng kaso o hindi laban sa akusado. Ang formal na kasulatan kung saan nakasaad ang kaso na isasampa laban sa akusado ay tinatawag na information, kung kaya ang tawag sa parting ito ng criminal procedure ay filing of the information. Sa preliminary investigation naman, magsisimula ang prosesong ito sa pag-file ng complaint sa prosecutor. Pagkatapos nito, magkakaroon ng pagkakataon ang akusado na sagutin ang mga paratang sa kanya sa pamamagitan ng isang counter affidavit. Mahalagang bahagi ng proseso ang preliminary investigation. Dahil dito, tutukuyin kung magkakaroon ng trial. Ano yung sabihin nito? Pulis kami at ikaw ay naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest mula sa hukom. What? Wala akong ginagawa masama! Uy, wala akong kasalanan! Matapos mahain ng kaso, maaaring mag-bail o piyansa ang akusado. Pero depende pa rin ito kung bailable ba ang kasong isasampa. Tisha, paano po malalaman kung pwedeng magpiyansa ang akusado? Maaaring magpiyansa ang akusado kung ang inaakusang pagkakasala ay may karampatang parusa na hindi aabot sa reklusyon perpetua o life imprisonment o death penalty. Kung ang inaakusang pagkakasala ay may karampatang parusa na reklusyon perpetua, life imprisonment o death penalty at mayroon pang matibay na ebidensya ng pagkakasala, hindi pwedeng magpiyansa ang akusado. Pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon na ng arraignment. Dito, formal na babasahin sa akusado ang kasong ipapataw sa kanya. Ito ay mangyayari sa korteng pinaghainan ng complaint sa akusado. Dapat personal na magpakita ang akusado sa korte at mismong magsabi ng kanyang plea o sagot sa mga paratang sa kanya. Guilty or not guilty? Dahil kung hindi maipapahayag sa arraignment ang pagtutol sa ginawang pag-aresto o pag-search, hindi na ito maaaring questionin sa paglilitis o trial. Lahat ay may karapatan sa patas na paglilitis.
Sa bawat bahagi ng criminal procedure, kinakailangan ng gabay ng isang maaasahang abogado. Deserve mo na magkaroon ng abogado na tutulong sa'yo upang makamit ang hustisya. Tama! Tama! Tandaan, ikaw ay may karapatan. Kaya protektahan, alagaan, at ilaban natin yan!